Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber natin pong sasagutin. Ito ay galing po kay Mark Scarlan. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, paano ba daw ang tamang pagpurga ng mga baboy? Dapat ba daw ubusin yung isang sako o dapat buwanan? So kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pag-ikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagpurga natin mga alagang baboy. Importante kasi yung ating mga alagang baboy, lalo na yung mga fatining, dapat mapurga po natin yan ng maayos. Nang sa ganon, yung kanila pong paglaki ay maayos din po para mahabol po natin yung mga tinatawag na estimated harvest weight doon po sa estimated harvest date na ating mga alagang fatining. Ngayon, sa tanong po natin subscriber kung paano daw yung tamang pagpurga. Alamin muna natin yung tamang papapakain ng feed sa mga fatining. Usually sa akin po mga kaibigan, sa aking pag-alaga ng mga fatining ay starter, grower, at finisher. Yan po yung aking mga feeds na ating pinapakain. Kapag starter po mga kaibigan, ang aking pong ipinapaubo sa aking mga biik, sa isang biik, kapag starter pa lang, ay isang sako po yan. Isang sakong starter. Sa grower naman po ay dalawang sako. At saka sa finisher po ay isang sako. Regardless po kung ilang buwan ba yung aabutin yan. Kaya nga, ang target ko po na pag-harvest ng mga fatining ay 3.5 to 4 months po mga kaibigan. Kasi nga, ulitin ko po, yung starter ay isang sako, yung grower ay dalawang sako, yung finisher po ay isang sako. Yan po, per biik o per baboy po yan, hanggang siya po ay maibinta na. Ngayon, kapag tayo po ay mapupurga sa ating mga alagang biik, hindi po natin hinihintay na mauubos po yung isang sako sa isang biik. Dapat, monthly or every month po kayong magpurga. Huwag na pong hintayin na maubos po yung isang sakong starter at saka yung isang sakong grower kasi pwede naman kayong magpurga na buwanan. Mas maganda yung pagpurga ng buwanan para yung mga bulate po na nandoon sa loob ng tiyan baboy nyo ay mapuksa talaga. Kasi kapag hinihintay nyo pong maubos yung isang sako, minsan kasi kapag nasa starter stage pa, hindi pa ganun kalakas kumain yung mga biik. Kaya yung isang sako sa isang biik ay lalampas pa yan ng isang buwan. Unlike po pagdating ng grower, medyo malakas na po silang kumain, yung isang sako ay hindi na po aabutan ng isang buwan sa isang baboy. So ngayon, kapag starter fades, then ipasako po kayo magpupurga. Kapag nasa starter stage pa lang kayo, kayo po lalampas ng isang buwan. And then kapag nasa grower stage man kayo, malakas nang kumain yung mga baboy nyo, yung isang sako hindi na po aabutan ng buwan. So kayo naman po magpurga, hindi pa mag-iisang buwan. So yung interval ng pagpurga nyo ay hindi magkapareho. Mayroong 1 month sobra at saka mayroon pong hindi umaabot ng isang buwan. Kaya mas maganda monthly para mayroon kayong proper record ng pagpurga at saka yung interval niya ay pareho lang, monthly o buwanan. So yan lang po yung pagtamang pagpurga po mga kaibigan, monthly o buwanan. So yan po ating vlog ngayon. Sana naman po ako yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung kailan po dapat purgahin yung mga alagang baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.